Kamusta? Nandito na naman ako para mapagbigay sa inyo ng panibagong Jungle Guide. Ang pag-uusapan ko ngayon ay si Graves, kasi ito ang karamihan na rekursa na kuha ko at sana makatulong ito sa inyo. Si Graves kaya na ay isa sa pinakamalakas na jungle champion ngayon na ginagamit sa solo queue at sa competitive scene. Siya ay isang ADC na jungler na malakas sa lahat ng parte ng laro. Isang halimbawa to ng mga junglers na kaya magbuhat kahit umabot sa late game kasi maganda ang kanyang scaling. Pinakamagandang comp para kay Graves ay kapag may gawang gandang front at mga CC para makapag free hit at ma-burst niya yung mga kalaban. Ang pros ng Graves ay mabilis mag-clear ng jungle dahil AoE ang kanyang auto-attack, mataas din ang kanyang mobility dahil sa kanyang dash skill, at masakit ang kanyang burst potential. Ang kahinaan naman ni Graves ay wala siya masyadong CC or stun kaya madali makatakas yung kalaban kapag nakita siya sa malayo at mahina siya sa poke dahil mababa yung range niya kumpara sa normal na ADC. Ang madalas na ginagamit na runes ni Graves ay ang Face Rush Keystone, Nimbus Cloak, Absolute Focus, at Water Walking. Sa secondary tree naman, ang ginagamit na runes ay ang Triumph at ang Legend Alacrity. Sa stats naman, naglalagay tayo ng Attack Speed, Attack Damage, Armor or MR depende sa katapat natin. Ang Face Rush ay madalas na ginagamit na Keystone para mas mabilis ang ating mobility, makahabol ng kalaban dahil kulang tayo sa CC at maganda rin ito sa pagkakite. Mataas na ang burst damage ng Graves kaya hindi na natin kailangan dagdagan pa ng damage Keystone. Marami rin naglalagay ng Celerity imbis na Absolute Focus pero mas prefer ko yung Absolute Focus kasi mabilis na ang kanyang move speed dahil sa Face Rush at nakakatulong ito sa pag-clear at sa burst sa mga kalaban. Dalawa ang tatalakayin ko na build at nakadepende ang mga build na to sa nangyayari sa laro at sa playstyle mo. Ang mga build na pag-uusapan ko ay ang standard at ang lethality build. Ang standard build ay bumubuo ng Red Smite Warrior, Ninja Tabi, Black Cleaver, Phantom Dancer, Let's Dance at Guardian Angel. Bumubuo tayo ng Maw at Merc Threads imbis na Phantom Dancer at Ninja Tabi kapag maraming AP at CC sa kalaban. Kinagamit ang standard build kapag kulang kayo sa tao na pwede humarap o kaya sa tingin mo mahihirapan ka i-snowball yung game na mabilis. Mas maganda rin gumamit ang standard build kapag maraming tank yung kalaban dahil madali na lang makukontra yung lethality build dahil mapunat sila. Ang lethality build ay bumubuo ng Red Smite Warrior, Ninja Tabi, Umbral Glaive, Ghost Blade, Edge of Night, at Guardian Angel o Death's Dance depende sa kalaban. Ginagamit ang lethality kapag confident ka mag-Graves at magandang early game mo. Malakas ang power spike ng mid game kapag nabuo mo ng unang lethality item at makapag one shot ka ng mga kalaban. Kaso, pag nahihirapan ka sa early game, mas malilate darating ang damage mo at sa panahon na yon, baka ikaw lang yung ma-burst o kaya makunat na yung kalaban kaya di mo siya agad mapapatay. Nire-recommend ko yung lethality tilt kapag 2-0 ka bago umabot ng 10 minutes. Kapag nalulugi ka sa jungle o kaya bago ka pa lang sa Graves, mas nare-recommend ko yung standard build. Pero sa huli, ikaw pa na magdi-discarte kung saan mas bagay yung playstyle mo at kung saan ka mas komportable. Ang pinakamadali at pinakamadalas na ginagamit kay Graves ay ang full clear at ginagamit ito dahil mabilis siya mag-farm. Importante na magka-item at magka-level agad si Graves. Isa sa mga importanteng bagay na kailangan natin gawin kay Graves ay paano siya mag-clear na mabilis. Kailangan natin sulitin ang kanyang AoE attack at ang kanyang passive para mabilis mag-clear at hindi tayo mabawasan masyado sa jungle. Sa video na ito, kakatapos ka lang sa red at nag-clear ng mga Krugs. Kung napapansin nyo, natatulak yung mga camps dahil sa mga auto attack. Inaanggulo ko rin sarili ko bawat auto para maramay agad ang pwedeng tamaan. Bawat auto, dapat kinakait natin mga camps para konti na kang bawas na matatanggap natin. Pagkatapos mag-clear ng Krugs, kailangan mag-dash bago mawala ang passive. Kinagawa natin ito para hindi mawala yung bonus armor at mas madagdagan pa lalo pagdating sa mga susunod na camps. Yung sa pag-clear ng Raptors ay kaparehas din sa Krugs kung saan ikakait natin yung camp at kukuha rin ng magandang angulo sa auto para maklear agad sa mabilis na paraan. Paalala, pagkatapos maklear yung Raptors, kailangan natin mag-dash ng isang beses papunta sa Wolves para hindi mawala ang passive natin. Kaya pagdating sa Wolves, naka-6 stacks na tayo ng passive at 92 na ang armor natin. Galing tayo sa 39 base armor at dumami pa sa doble yung armor natin ngayon dahil nakakapag-stack tayo ng passive.
Pagkatapos i-clear lahat ng camps, i-auto natin yung scrying para hindi mawala yung passive. Kung napapansin nyo, nakarating tayo sa crab na 8 stacks na ang ating passive at 111 ang armor natin. Kaya kung sakaling may mag-contest dito sa crab, hindi siya makakabawas at pandaliin natin masisecure to. Ang isa pang patting na pwede gawin kay Griefs ay ang pag-invade. Ang patting nito ay buff to enemy buff. Ito ay pinaka-effective sa red side dahil halos lahat ng games lagi nagsastart yung kalaban sa red buff kapag nasa blue side. Itong patting na ito ay gumagana sa mga junglers na pwede tumulan ng pader ng level 2 katulad ni Jarvan at Kindred. Maganda gawin to sa mga kalaban na junglers na mahina ang level 2 katulad ni Master Yi, Amumu at si Giovanni. Ang dahilan nito ay kahit pumunta sila, hindi makukontest yung buff dahil mas malakas tayo sa kanila. Pagdating sa blue, iwa-ward natin yung likod para masigurado natin na wala pa yung kalaban na jungler. Kung sakali pumunta pa rin at pinaglaban yung buff, sasabayan natin ng Q tsaka smite para mas mataas ang chance na makuha natin yung blue. Pagkatapos maklear yung buff, pwede tayo bumalik sa sarili natin jungle at mag-full clear. O kung sakali nakita natin nag-invade yung kalaban, pwede natin i-contest to. Ito ang pinaka-basic na mechanic kay Griefs kapag nag-clear o kaya may kinakalaban. Lagi mag-auto-attack muna ng isang beses bago mag-dash kasi nadadagdagan ng bala tuwing nagda-dash. Pag ginawa natin ito, makakabaril tayo ng 3 beses bago maubusan ng bala. May konting delay bago lumabas yung Q ng Griefs kaya pwede natin unahan yung Q bago yung flash para mas mabilis makabitaw ng skills. Kung titignan natin yung video, mas mabilis makagalaw yung Griefs kapag ginawa yung Q flash kaysa sa flash Q. Pwede matanggal yung animation ng Q kapag ginuna natin bago mag-E. Ginagawa ito kapag may hinahabol o may iba burst para hindi masayang ang oras natin. Kung titignan natin, may konting delay yung Q pag inuna yung dash bago mag-Q at mapapabilis yung combo kapag inuna yung Q bago mag-dash. Pwede may iba direction ulti ng Griefs kapag nag-flash tayo pagkatapos gamitin yung ulti. Bihira lang ito gamitin pero kung sakali, ginagamit ito para makalapit, panggulat at sa pagtakas. Isang basic tip kay Griefs ay dapat lagi tayo nagpa-farm. Need natin na i-prioritize yung farm as much as possible. Kung kaya, ubusin yung camps ng side natin bago gumawa ng ibang bagay. Dadalaw o gagang lang ng lane kapag sigurado na papapatay natin ito. Once makakuha tayo ng early lead, halos sureable na na mapupunta agad sa atin yung mga early dragon. Isang bagay na hindi napapansin ng mga tao masyado ay ang kanyang passive. Tumudoble yung stacks na bigay kapag nag-dash palapit sa kalaban at 64 armor ang bigay kapag napuno natin ng stacks. Ito ay katumbas ng chain vest plus slot armor early game. Sa late game naman, umaabot hanggang 160 armor kapag na-max mo yung third skill. Ito ay katumbas ng armor ng frozen heart, chain vest at slot armor na nakukuha mo ng libre kapag nagawa mo yung 8 stacks. Ang objective natin sa Griefs ay dapat fina-focus natin ang mga malalambot na target para masulit ang burst. Hindi masyado effective yung kit ng Griefs kapag tank ang inuuna natin. Kung maaari, kapag confident tayo sa bawas, pwede natin agad flashin yung carry at patayin ito bago tayo mabawasan. Ang smokescreen ay isang napaka-importanting abilidad para sa Griefs. Ang maganda dito ay pwede natin agad i-proc ang face rush na mabilisan sa paggamit ng auto Q W. Napakagandang zoning tool din ito sa teamfight. Lagi mo gagamitin ito sa mga ADC ng kalaban para ma-force sila sa labas ng posisyon nila at sa mga choke point kung saan mabubulag sila bago mag-teamfight. Si Griefs ay isa sa pinakamagandang jungle na pwede gamitin sa solo queue at halos lahat ng bagay pwede gawin ng Griefs. May kunat siya dahil sa passive, mobility sa face rush at sa dash, at mataas din ang burst sa pamamagitan ng Q at R. Kaya highly recommended ko yung Griefs para sa mga tao na gusto gumamit ng carry type jungle katulad ni Master Yi. Sana makatulong ang guide na to sa inyo and leave a comment kung anong jungle champion ang gusto nyong gawan ko ng guide. Thanks for watching at pag may natutunan o kaya nag-enjoy kayo sa video na ito, and leave a like and subscribe for more content. Salamat at hanggat sa muli. Let's go.